At ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito ang isa na namang kwento na pinamagatang Traitor sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Ayan, ipinagtimpla na kita ng kape mo. Matamis yan, katulad ko. Ha? Tintin, nandito ka? Oh, bakit para kang nakakita ng multo? Hindi ka makapaniwalang binalikan kita, ha? Ang ibig mong sabihin, bumabalik ka na sa akin. Ano pa nga ba? Nandito na nga ako eh. Bakit? Ayaw mong balikan kita? Sige, kung ayaw mo, alis na ako. Ha? Huwag Tintin. Kay tagal kitang hinintay. Salamat naman at binalikan mo ko. Ayaw na sana kitang balikan eh. Dahil napakasama ng ugali ng pangit ng kapatid mo. Pero naawa ko sa'yo. Dahil napakarami mong trabaho sa opisina. Oo, Tintin. Pati yung sekretary ko eh laging absent. Kaya tatanggalin ko na yun. At ikaw nang ipapalit ko sa kanya. Total, nag-resign ka na rin yata bilang guro. Oo, honey. Nag-resign na ako para sa'yo. Ganun ba? Oh, Tintin, maligayang maligaya ako. Dahil bumalik ka na sa akin, sana hindi mo na ako iiwan. Hindi na, honey. Pero sana, palayasin mo na rito yung pangit na kapatid mo. Ha, Tintin? Ayaw mo yata eh. Kung ganun, alis na lang ako. Hindi, huwag, Tintin. Oh, sige. Kakausapin ko siya mamaya. Paaalisin ko siya sa bahay na to. Ano ka mo, Veronica? Si Tintin. Bumalik kay Vice Mayor agaton? Oo, kagawad, Gusting. Magli-live-in na naman sila. Eh, bakit? Magkasundo na ba sila ni Punyang? Ewan ko ba? Siguro, magkasundo na sila. Eh, teka. Eh, bakit ganyan ang itsura mo? Bakit, nakakunot ang noo mo? Parang, kinakabahan kasi ako kagawad eh. Parang may something special. Anong ibig mo sabihin? May pa-English-English ka pa dyan eh. Kasi maganda si Tintin. Sexy. Baka mamaya matukso si Kapitan sa kanya. Mag-aaway silang magbayaw. Ay nako, Veronica. Alam ko na yung nasa isip mo. Alam ko kung nangagamba ka na baka matukso si Kapitan sa kanya at mabaliwala ka, hindi ba? Ha? Hindi oh! Ano pakialam ko sa kanila? Wala kagawad. Nako, Veronica. Huwag ka na ngang magkaila sa akin. Kilalang kilala kita. Kahit mahuli ka na, hindi ka pa aamin sa kalokohan mo. Hoy. Itinuturing din kitang parang pabangkir eh. Parang tsuhin mo ako. Kaya huwag kang pahuhuli sa asawa mo, ha? Baka kung ano pang maisipan niyang gawin. Baka mapatay ka niya, ha? Ano yung pinag-uusapan niyo? Sinong mapapatay ko kagawad, Gusting? Veronica, ang asawa mo, nandiyan lang pala. Nako, patay. Narinig ang pinag-usapan natin. Sasabihin ako sa'yo. Sandali! Si Pari Asyong, ano kaya ang sasabihin sa akin ng taong ito? Pare Adong, pare. Mabuti naman at nagkita tayo dito sa waiting shed. Bakit, pare? May atraso ba ako sa'yo? Wala naman, pare. Kaya lang, may pag-uusapan tayo.
Tungkol sa nalalapit ng alalang pambarangay, ganun ba? Hindi, pare. Iba ang gusto kong pag-usapan natin. Anong pag-uusapan natin, ha? Sige, pag-usapan na natin habang tayong dalawa lang dito. Pare, magbibigay daw si dating Vice Mayor Timprosio ng pera na pampuhunan sa negosyo. Ngayon, problema ko kung anong negosyo ang maganda dito sa atin ngayon. Magandang negosyo? Oo, pare. Wala akong maisip kaagad, pare. Yan ang problema. Magbibigay sa akin ng pera na pampuhulan sa susunod na linggo. Pero kailangan daw na malaman niya kung anong negosyo ang ipapatayo. Ay tama. Ha? May naisip na ako, pare. Maganda itong naisipan ko. Walang lugi. Ano yan, pare? Hindi, ano pa? Di punerarya. Naninibago ako. Tahimik ngayon ang mga Marites. Walang nagkwekwentuhan. Siguro, naubusan din sila ng isyo. Nagdudugaw ang puso ko. Hey, Bibang, my best friend! Are you there? Si Ate Punyang dumating. Palagay ko, yayayain na naman ako nitong uminom ng serbesa. Bibang, my best friend! Are you there? Yoo-hoo! Yes, Ate Punyang, I'm here! Ay, how are you now, my best friend? Wala yata si Darwina. Ay, tamang-tama. Umpisahan na natin ang session. Ay, naku, Ate. Babalik din ka agad yun dito. Dahil sinisingi lang yung mga pautang namin. Ay, ganun ba? Pagdating niya, samahan mo ka. Ha! Saan naman tayo pupunta, Ate Punyang? Doon sa tindahan ni Ijang. Ubusin natin ang paninda niyang serbisa dahil may problema na naman ako. Nais kong maglibang at damayan mo ka, Bibang. Ano? Pero, Ate Punyang... Ay, wala lang pero. Sige, kung tatanggihan mo ko, magtatampo ako sa iyo. Ate Punyang! Ano? Sasamahan mo ko o hindi? Nagdurugaw ang puso ko at parang sumisikip ang dibdib ko. Ay, Benita, nasaan sila ang bringat paseng? Bakit hindi mo sila kasamang nagpunta rito sa barangay, ha? Ay, pinaikot ko muna sila, Kap. Ah. Kung may mga asunggala na naman na nagkalat sa barangay natin. Ay, ganun ba? Opo. Ay, tama yung pinagawa mo, Benita. Kaya, karapat dapat kang maging chief CBO nila, ha? Eh, ganyan ang gusto ko. Yung alam na ang gagawin, hindi yung hihintayin mo pa ang utos bago kumilaw. Ay, ako, Kap. Hindi ko ugali ang ganun. Lahat ng pinanggalingan kong trabaho, halos hindi nila ako pagkawalan. Nalalam ko ang trabaho ko. Hindi na ako kailangan pangutusan, Kap. Eh, nakaw. Malayong malayo ka sa mga kasama mo. Halos maatake na nga ako sa puso dahil sa kanila eh. Ang halimbawa nila ay paet, na kapag walang pupupuki, walang silbi, para ukain ang kahoy. Ay, yan din ang napapansin ko sa kanila, Kap. Wala silang sariling disisyon.
Akap! Oh, nandyan na pala sila. Hey. Sina Ambreng at Pasing. Hey, Ambreng, Pasing! May nakita ba kayo na mga asong gala? Ay, naku, Kap. Wala. Pero may napansin kami ni Pasing. Eh, ano yung napansin niya? Ay, yung nakita namin ni Pasing, Kap. Ano nga yung nakita niyong dalawa? Ano? Ay, ano? Ano pa di yung napansin namin? Naku, Binita. Pinapataas na naman nila ang presyon ng dugo ka. Baka hindi ako makapagpigil eh. Mapapatay ko na ang dalawang gugok na ito. Eh, sige, Kap. Ako na ang bahalang papatay sa kanila. Ay, Ste. Ako na ang bahalang magtatanong sa kanila. Ambreng, Pasing, ano yung sinabi ninyong napansin ninyo na nakita ninyo? Ha? Ay! Yan ang... Kwan? Yan ang pagtatanong malinaw di tulad ni Kapitan na malabong magtanong. Tama yung sinabi mo, partner. Hindi tulad ni Kap. Talagang malabong magtanong. Ano, may sarantado ko yan. Mapapatay ko kayo. Ah? Niluluko niya ko kanina pa. Kap, sasagutin na namin yung tanong mo. Kuan, nakita namin na may pinapatay yung gusali sa harap ng bahay ni Kagawad Adong. At kinulong namin sa mga kapitbahay nila kung ano yun. At ang sabi nila, muli na rin, Kap. Ano? Puni na riya. Si Adong ang magpapatay ng puni doon sa harap ng bahay na. Hindi. Hindi ako magkakapayag. Magpapatayo siya ng punerary dito sa ating barangay. Hindi pwede yan. Hindi! Malapit nang matapos itong pinapagawa kong gusali. Sa harap ng bahay mo, Kagawad Adong. Dito i-display ang mga magagandang kabaong. At ayon sa kaibigan kong nagmamay-ari ng isang punerarya doon sa bayan, malakas daw ang kita sa negosyong ita. Talagang malakas ito, ha, pare. Pare, sila Kapitan Karyong dumating. Ay, itigil yan pagpapatay ng gusaling yan. Itigil! Karyong, ikaw! Birodi ka, punerarya ang gustong ipatay yung business nila Kagawad Asyong? Oo, pero pinatigil ni Kapitan ang construction dahil ayaw niya talaga na magkaroon ng punerarya dito, lalo na't maraming kababayan doon sa distrito ni Kagawad Adong. Eh nako, Birodi ka, kailangan hindi matuloy yan dahil nakakatakot. Eh doon pa naman ang dahil papuntang bahay namin eh. Lagi naman akong inaabutin ng gabi dito sa barangay hall. Tapos dadaan ako sa punerarya. Nako, makikita ko ang mga nakalisp na kabaong. Nako, ayaw ko rin, Veronica. Kung ayaw mo Kagawad, ako rin. Talagang ayaw ko. Takot pa naman ako makakita ng kabaong. Eh, tsaka pala, ano ba yung ginagawa mo sa computer? Pinapagawa ko ni Kapitan ng sulat para sa inyong mga Kagawad, dahil magkakaroon daw kayo ng special session dahil pag-uusapan ang tungkol sa gusto ni Kagawad Asyong na ipatay yung punerarya doon sa harap ng bahay ni Kagawad Adong. Sana tuturan nilang lahat.
para wala nang magawa ang kagawad asyong na yun. Sana nga, para hindi nakakatakot ang lumabas pag gabi. Eh, sobra na talagang ginagawa ni kagawad asyok eh. Kung ano-anong naiisip na hindi maganda. Oo nga eh. Kaya dapat, hindi siya mabigyan ng business permit. Ay, nako. Wala tayong magagawa dyan kung bibigyan siya ni Mayor. Ha? Ay, dapat. Kausapin na ni Vice Mayor Agaton si Mayor na wag bigyan ng business permit ang planong pagpapatayo nila kagawad asyong ng punerarya. Tamang-tama lang yung nainom namin na serbisa. Di ba? Gusto ko pa sanang uminaw. Pero sabi ni Bebang, eh, kailangan daw na makauwi na siya kagad. Dahil baka magalit si Darwina. Nandito na pala ako sa loob ng bakuran namin. Papasok na ako sa bahay. Matutulog muna ako at saka kakain. Teka, parang may tsinelas ng babae sa harap ng pintuan ni Kuya. Kung ganon, nandito pa yung visit na babaeng umakaw ng atensyon ni Kuya sa akin. Siguradong nilalandi na naman niya si Kuya. Oh, ano honey? Yung sinasabi ko sa'yo, gawin mo na. Oh honey, huwag kang magmadali. Darating din tayo dyan. May pinag-uusapan sila. Ano kaya yon? Mapakinggan nga. Sige na, honey. Gawin mo na yung pinapagawa ko. Dahil naiinis na ako sa kanya. Ang pangit-pangit niya. Yung nakikita ko siya, parang mamalasin ang buong araw ko. Ah, ha? Sino kaya yung sinabi ng babaeng yan na pangit? Ayan mo, honey. Pagdating niya, sasabihin ko siyang lumayas na siya rito. Ha? Sino kaya yung pangit na palalayasin ni Kuya? Baka si Karong. Buti nga. Sige, Kuya. Palayasin mo na ang pangit na asawa kong yan. Sobra kasi ang hilig sa checks at baka taluin pa niya yung tintin na yan. Promise, honey. Palalayasin mo na siya rito. Ayaw ko na siyang makita rito. Hindi, makukunan ako. Ha? Buntes? Ang ibig sabihin, nabuntis ni Kuya. Nakaw, imposible. Baka hindi ang kuya ko ang ama ng nasa sirapupunan niya. Kakausapin ko ang kuya para huwag niyang tanggapin ng babae niya. Siguradong hindi siyang ama ng pinagbubuntis niya. Nilolo ko lang siya. Huh, honey? Nandito na yung pangit. Palayasin mo na, Hensyo. Nagkakainis ang pagmukha. Ha! Ang gagang babae. Ako pa lang sinasabi niyang pangit. At teka. Hi! Ikaw na babae! Lumahas ka dito sa pamamahay namin! Nilulok mo lang ang kuya kao! Sige na! Layas! Ikaw ang lumayas po niyan! Layas! Ha! Kuya! Ay, magandang araw sa inyo mga kapwa kong opisyal ng barangay. Nandito na naman tayo. Dahil pag-uusapan natin ang tungkol sa plano nila kagawad asyong na magpatayo ng punerarya dito sa ating barangay. Kung ganun, kap, yung pinapatayong gusali doon sa tabi ng bahay ni kagawad na doon ay punerarya pala. Ay, kwan. Oo, oh, totoo yan. Kaya pag-usapan natin ng kung paano natin nahadlangan ang plano niyang pagpapatayo nila ng punerarya. Ang dalawang... Sila kagawad na siyang at kagawad na doon dumating. Oh, tutol ako dyan!
kagawad asyong! Kaya ang mangyayari sa pagdating ni Kagawa Dasyong sa session? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Traitor sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihao Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ang tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!